Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So, grabe, ang tagal na nung last vlog natin. Sobrang busy kasi dito sa bahay at sa office, no? Ang daming ginagawa. Lalo na dito sa bahay. Yung last vlog ko, yung tungkol dito sa ano natin, sa office desk natin, di ba? So, kailan pa ba yan? Sobrang tagal na. So, actually, marami nang nangyari, no? But first, Happy New Year sa inyo lahat. Hindi ko kayo nabati last time. Dumaan yung Christmas tsaka ang New Year, no? So, sa sobrang daming nangyari o ginawa dito sa bahay, hindi ko nagawang i-edit yung mga video, pero na-video ko naman. So, sobrang busy, nangyari yung driveway, ginawa yung driveway, no? Tapos yung raised planter natin sa likod at saka yung raised lawn natin sa harap, yung retaining wall natin sa harap, tsaka yung mga landscaping, yung timber decking din natin, nasimulan ko na at unfortunately gusto ko sana siyang matapos before Christmas pero hindi ko nagawa kasi ako lang mag-isa ang gumagawa kaya ang hirap no. At saka isa pa yung mga materials hindi lahat available kasi lahat parang Christmas rush nung December, lahat gustong bumili ng mga gamit, gustong may matapos. So ang isang hindi ko nabili is yung timber decking. Ang balak kong bilhin yung EcoDeck which is ano yung composite decking siya. So hindi siya talaga siya purong wood. Unfortunately, nawala ng stock ang Bunnings. Bunnings lang ang nag-stock dito, ang nagsusupply dito sa New South Wales. Meron silang problema sa shipping nila, sa container nila. So hanggang ngayon naghihintay pa rin ako. So hindi pa tapos. So yun, bibigyan ko lang muna kayo ng update kung ano man. So now, kita niyo naman siguro sa title, ang sunod nating ginawa is yung TV at saka yung basta yung loob ng bahay, yung TV tsaka yung lighting at saka yung curtain na in-install namin. So yun, here's the video. Right guys, dahil bare month na ito, lagay tayo. Medyo late na tayo ng paglagay ng decor kasi October na eh. Dapat last month pa to, diba? So ito, naglalagay tayo ng ano. Lagyan natin yan hanggang dyan. Kaso kulang yung binili ni Mrs. eh. Palpak. Lalagyan na rin tayo ng Christmas tree dun. Ayos. Good morning. So, ano ba? November 13, 2021. So, maraming mangyayari ngayon. Medyo mahaba yung hindi natin paggawa ng vlog kasi ang daming ginagawa sa office saka sa bahay. So, ang gagawin ngayon itong part na to. So, darating yung gagawa ng part natin dito, no? Tsaka yung dito. Tsaka pala, nakabit ko na yung projector. Nahirapan ako dito sa pagkabit kasi mali yung naglagay ng conduit natin tsaka itong saksakan. Napaliwanag ko kung bakit mahirap. Kasi Dapat to nandito sa side na to. Kasi merong ditong frame dito sa gitna na yan. May frame dyan, may frame din dito. May frame din dito sa side na to. Tapos may frame dito na pag ganun doon. So itong projector nasa gitna ng frame na yan. Tapos may mga pipe dyan. Tapos may mga yung sa ducting ng aircon natin, nakaharang lahat dyan. So nung sinusungkit yung HDMI cable natin, hindi siya masungkit dahil ang daming nakaharang.
So, anong nangyari, binuksan ko tong ilaw na to para masungkit yun dito. Kasi nandito yung dulo ng pipe, yung conduit pipe. Ang layo ng tinatakbo, naputol yung tali. Sayang nga. Sayang, di ko na i-vlog yun eh. Dahil naabot ako ng alas dos ng madaling araw para matapos yun. Pero yun, marami tayong ginagawa. Hello. Hi guys, what are you doing? I'm vlogging. Okay guys. So, ang titirahin na, ang gagawin natin ngayon yung wall unit natin, no? So, nagtitingin ako ngayon, tinitingnan natin yung kung saan natin siya itutornilyo, yung pinaka wall mount natin. Ito yung picture nung wall natin. So, may basihan tayo tong tatlong wall, ano tawag? PowerPoint, tsaka yung kung ano man yung nasa gitna na yun, data points ba yun? Tsaka yung conduit pipe natin na yun. So, dyan yung gagawin natin. So, gamitin natin uli ng stud finder. Ito yung wall mount na gagamitin natin, no? Meron siya mga tutorial dito. Ito. Meron siya mga tutorial. Napanood ko na siya pero papanoorin ko siya ulit. Ito yung template nung pinaka nito. Pinaka nito. Kung ito yung pinaka ilalagay mo sa wall, itong part na to. Alright, nabutasan na natin yung apat. So, ginamit natin itong template. So, ang gagamitin natin, ito, tinatawag nilang, ano tinatawag nila dito? Toggler. Toggler siya. So, gagamit ng drill hole na 12 mm. So ito pang metal. Tapos ito yun, papasok natin to doon. Tapos meron siyang parang slide. I-slide lang natin siyang pag-anon. Pagkatapos niyan, puputulin natin 'to. Yun. Diyan natin papasok yung tornilyo dito.
One eternity later. Hello. So ayun, nakabit na natin siya. Pwede siyang swivel. So ayun. Hello. Hello everyone. Update. Anong date na ba? Meron na ba? Oo. Meron pa lang, meron na pa lang. Oh, check mo kung ano ba. Hello. It's December 10, 2021. So update tayo. So ayan si Mrs. ginagawa niya yung cortina. So bali umorder lang kami sa isaacblind.com tapos kami na yung magkakabit. So ito yung rod o rail at tinatawag. So nilalagay natin itong rail. So ano yan, ceiling mount. Isiling natin from isiling, ima-mount natin from doon pag ganun doon sa dulo. So yung buong, halos yung buong wall natin na yan, meron siyang curtain, sheer curtain. Tapos ito ganun din. Diyan siya meron. Nilagay ko na to. So game. Nakabili na nga pala kami ng ilaw, kaso malaki siya. So isasauli namin. Ang dami namang kalat. So isasauli namin siya, bibili tayo ng bago. Ito talaga yung gusto ko eh. Kaso wala kami makitang maliit na size. 400 yung diameter niya, kaya pagka sinabit mo siya dyan, punggok. Hanggang dito lang siya. Ganda pa lang ano? Diba? So ang ginawa natin dito sa para makapag-decide na kami kung isasauli ba namin o gagamitin namin. Ang ginawa ko, photo magic. So pinotoshop ko, pinicturean ko siya isa-isa dun sa magiging lokasyon ng ilaw. Tapos tinanggal ko yung sarili ko para magkaroon lang kami ng idea kung okay naman ba yung size niya o yung proportion niya pag kinabit namin. So, nag-decide kami na wag nang soli at gamitin na lang kasi yun naman talaga yung gusto namin.
So yun, ilagay na namin siya. Tapos, isa nga palang ano, reminder ko. So kung magpapalagay kayo ng pendant light, make sure na palalagay niyo ng parang tinatawag nila ano eh, ganito nakalagay sa plano ES. So ang ibig sabihin nun is extra strengthening. So ano ba 'yon? Ito yung naglagay lang sila actually ng kahoy kung saan yung ilalagay yung mismong ilaw. Ay, kung saan yung ilalagay yung mismong pendant light para doon nyo siya i-screw yung pendant nyo. Yung iba kasi hindi, nakakalimutan nilang maglagay yung pinakakahoy tapos nakadikit siya doon sa mismong frame. So, ganun lang. Kung magpapalagay kayo ng pendant light, make sure lang na nalalagyan nila. Diba? Kasi hindi kaya ng ano yun, ng Gyproc lock. Yung pinaka-ceiling nyo, hindi kaya ng screw lang doon yun kasi mabigat yung mga pendant light. So, ewan ko kung natatandaan nyo yung ano natin, yung vlog 13. Natatandaan nyo yung vlog 13 na meron tayong picture nung ano natin, nung existing natin tsaka yung concept natin. So, ito rin yung parang update nun. Ito, nakatayo si Mrs., di ba? So, ito yung picture niya nung bumisita kami nung ginagawa pa, di ba? Ito yung concept natin. Ito yung pinagbasihan natin. Ito yung actual photo ng kitchen natin. So, yan. Ito rin, meron din tayong nagpa-picture din tayo nung wala. Tapos yung 3D ko. Yan yung idea natin. Ito na yung pinaka-actual na bahay natin. Mismong setup natin. So, yan yung update, no? Ito rin yung pinagawa kong wall panel natin, yung cabinet. So, pinagbasihan din nung gumawa nung cabinet namin yung ginawa kong 3D. Sinunod lang din natin yung 3D natin as a guide. Parang ganun. So, ayun. Yan yung mga nangyari so far. Matagal ko nang na-shoot yung video na yun. Mga September pa yata. October. Basta from September to December ko shinoot yung video na yun. So, ayun. I hope you like it, guys. Ang susunod nating vlog is tungkol sa driveway. Kung ano yung mga natutunan ko sa mga driveway. I-share ko sa inyo kung paano namin ginawa yung driveway. At saka nga yung retaining wall natin. So, again, thank you for watching this video. And thank you sa mga new subscriber natin. I hope to see you soon. So thank you for watching. Stay safe. See you sa ating next vlog. Bye!